And now, Ma'am Bartolome, it's your time for us to demonstrate your topic. Thank you so much po. Good morning po. Naririnig po. Loud and clear, Ma'am. Ayan. Allow me to share my screen po. Wait lang po. Ayan, good morning po once again sa lahat, lalo na po sa ating mga participants po, yung mga naging professors ko po during masters and sa doctoral po. Good morning po lahat sa inyo. I am now going to present this topic about managing your Google apps for productivity and later on po yung Facebook as a learning platform. Okay po. So, para po dun sa mga hindi pa po ako masyadong kilala kasi may mga mangilan-ngilan po rito. Ako po si Maria Elena C. Bartolome, currently po Structure 1. And additional po dun sa mga binanggit po kanina ni Ma'am Jean, ayun, I'm also an advocate po of the use of technology for productivity. And right now po, I manage the official social media accounts of MPC, pati na rin po yung website. And also the admin of MPC Workspace for Education, or yung binanggit po kanina ni Ma'am Gonzales na MPC G Suite. So as professors po of MPC, you are allowed po to have an MPC G Suite na magagamit nyo po for your teaching. And also po, share ko lang din po, right now po I have a YouTube channel kung saan pinopost ko po yung aking mga video lessons na ginagawa po for my students and at the same time po for my colleagues. Actually, nag-start lang po ito noong nag-pandemic dahil nga po naataasan kaming magturo ng mga edtech platforms na pwedeng magamit for teaching. So, tinuloy-tuloy ko na rin po yung aking channel. Kaya kung meron po kayong time, pwede nyo pong i-visit at pwede rin po kayong mag-subscribe. So, thank you po in advance. So, ano po yung goal for this webinar? So, aside po dun sa, in addition po dun sa tinuro po sa atin ni Ma'am Gonzales kanina, goal po natin is to learn how to manage your Google apps better for productivity. How to set up an FB classroom. So in addition po dun sa Google Classroom, pwede rin po tayo mag-set up ng Facebook as a classroom or learning platform. And appreciate the convenience of using various Google apps and Facebook groups. Ayan po. So speaking of Google Apps, ito po yung mga Google Apps na i-discuss ko po this morning. Siyempre po yung ating Gmail, Google Drive, and Google Forms. So, yung i-share ko rin po sa inyo, yun din po yung personally ginagawa ko rin po as a teacher for my students. So, matanong ko lang po, which of these apps po yung madalas nyo pong ginagamit? So, pwede nyo pong i-type dyan sa chat box po natin kung ano po yung madalas nyo pong gamitin among these three Google Apps. Ayan, so share ko lang din po ng konting trivia or timeline of these Google Apps. 2004 po, na-launch yung Gmail. Okay, so yung Google po kasi around parang mga 2000 siya talagang naging search engine na masumika. Tapos Gmail po, na-launch nila noong 2004. Then noong 2008 naman po, yung Google Forms ay kasama sa Google Sheets. Pero ngayon po ay separate na po sila, no? Then, 2012 po, inintroduce naman nila yung Google Drive.
2014, yung diniscuss po ni Ma'am Gonzalez kanina na Google Classroom. And as of 2020, meron na po silang 1.8 billion active Gmail users. Okay, so ganun na po karami ang merong Google account. Okay. So ano po yung magiging flow ng ating presentation? So magdi-discuss lang po ako ng konting concepts about yung mga Google app, then yung demo na po on how to manage the app. So start na po tayo. Unahin po muna natin yung Gmail. So Gmail, I'm sure very familiar po sa inyo. It is a free email service provided by Google. So sa ngayon po, no, halos lahat po tayo ay meron ng Gmail. Although before, ang sikat po is Yahoo. Pero ngayon po, masasabi natin na talagang nalampasan na ng Gmail or ng Google ang Yahoo. Pero meron pa rin naman pong Yahoo. So, example po natin ng mga Gmail is ito po sa screen. So, ang domain po is @gmail.com. Or kapag corporate naman po or yung G Suite na email, naka-customize po siya dun sa inyong domain, which is ako po yung sa MPC po. So, @mpc.edu.ph. So, gaya nga po nung binanggit kanina ni Ma'am Gonzalez, pwede po kayo mag-request sa akin ng inyong G Suite account na maaari nyo pong gamitin for your teaching. At meron po kasi mga additional features na meron ng isang G Suite compared dun sa personal Gmail natin. Okay, so ano po yung i-demo ko on Gmail? Actually, konti lang po to. Yung paggamit lang po nung start function ng Gmail. And paano po mag-create ng label and how to move an email under a label. So puntahan ko lang po yung aking Gmail. Wait lang po. Okay. So ito po yung Gmail. So hindi ko na po ituturo kung paano po mag-sign in sa Gmail kasi I'm sure po na alam nyo na po ito. So once nakapag-sign in na po kayo sa Gmail, napansin ko po kasi na kadalasan po ang submission ng mga outputs na ginagamit po ng mga professors ay through email, particularly po dito sa ating Gmail. So if ever po na gusto nyo pong ipasubmit yung inyong mga outputs through email at halimbawa po ay, halimbawa, hindi kayo, kumbaga, limited lang yung time ninyo. Halimbawa, nag-check po kayo ng email ninyo at nakita nyo po na yung isang nyong student nagpasa na pero hindi nyo pa po ma-checkan. Pwede nyo pong gamitin yung start. Okay, so makikita nyo po sa tabi ng pangalan nung halimbawa po ng inyong student, merong star doon. So pwede nyo pong i-star muna yon, i-click nyo po yon. So makikita nyo po naka-color yellow na yung star. Then once na meron na po kayong time na mag-check, pwede nyo po siyang tingnan dito sa start menu. Mapupunta po siya doon. So parang ginagawa is naka-favorite po yung particular email na yon. So kasi po 'di ba ang tendency kapag sa ating inbox natatabunan po syempre nung recent na nag-email sa atin yung mga previous emails na nare-receive natin. So yun po kung gusto niyo po start niyo po muna, then kapag may time na po kayo to check, balikan niyo po yung start na menu tapos doon niyo po makikita yung email ng inyong student. Then, pag may time na kayo, pwede nyo na pong i-open yun at machikan yung kanyang output na pinasa. Another way din po is to use ito pong labels. Okay? So, halimbawa po, mag-create po tayo ng label. So, kung mapapansin nyo po, dito sa may bandang left side, may labels po na nakalagay dyan. At click nyo lang po yung plus sign to create a label. So, halimbawa po, i-type natin dito yung subject po natin. For example, curriculum development. Okay, so hindi ko na po lalagyan to muna. So, create.
So meron na po tayo ditong label. So dito po sa inbox, so the same procedure po ng ginawa kanina, pero this time po, ilalagay natin siya dun sa particular label. So for example po, itong si student na to ay nag-submit ng kanyang output. Tapos nakita niyo po may in-attach siya, pero hindi niyo pa po ma-checkan. Pwede niyo pong i-click tong labels. Tapos i-check niyo po dun sa label na ginawa ninyo kanina. Halimbawa po itong curriculum development. Tapos alisin ko lang po itong isang check. Then apply. So balikan niyo po yung inyong inbox. Halimbawa po may nakita kayo isa niyo pang student, nag-submit siya. Tapos ilagay niyo rin po dun sa label na yun. Apply. Then kapag may time na po kayo na ma-checkan yung mga outputs na pinasa nila through your email, pwede nyo pong balikan na dito sa labels. At doon nyo po ma-access yung kanilang mga email. So, para rin po siyang katulad nung start kanina, pero ito po kasi mas, kumbaga mas masiset nyo po yung sa particular labels nila. So, yan po yung sa Gmail. So, yun lang po yung para sa Gmail. So, balikan ko po yung aking slide kanina. So, sana po magamit nyo rin po ito when organizing your emails sa inyong Gmail accounts. So, balikan po natin. So, aside from Gmail, tanong ko, basahin ko po muna yung nasa chat box. Ayan. So, sabi ni Ma'am Emmy, Google Drive, si Ma'am Villamore, Gmail, si Ma'am Madera, Gmail po yung madalas gamitin among the three. So, yan po, no? Sana po magamit niyo po yung ating start and labels. And another Google app na maaari po natin gamitin as teachers is yung ating Google Drive. So, yung Google Drive po ay isang uri ng cloud storage. Okay, so Google Drive is a file storage and synchronization service developed by Google. It allows users to store files in the cloud, synchronize files across devices, and share files. So, gaya nga ng binanggit ko kanina, ang Google Drive po ay isang cloud storage na ma-access natin as long na meron tayong internet connection. At pwede po natin ma-access to using any device, halimbawa po sa laptop, tapos sa inyong smartphone or sa tablet. So, using your personal Gmail account, lahat po ng may Gmail, mayroon din pong Google Drive. At ang free storage po natin sa Gmail ay sa Google Drive ay, teka lang, may correction po to, 15 gig po to, 15 GB. Okay, so 15 gigabyte. Ayan. Pero kung ang gagamitin nyo naman po ay ang inyong G Suite account, meron po kayong unlimited storage. Okay. Nasabi pong unlimited kasi hindi niyo po makikita doon, no, kung ilan na lang yung natitira. Pero as an organization po, for example po sa MPC, meron po tayong 100 terabytes shared storage. So yung organization po natin, pwede nating magamit yung 100 terabytes. Okay, so marami po yun, yung 100 terabytes. Okay, so ayan. So ang i-discuss ko naman po under Google Drive is ano po ba yung mga parts ng Google Drive, how to upload a file or folder, create, how to create a new folder, and how to move file to a folder. Okay, so ito po yung ating Google Drive. So paano po ba tayo makaka-access sa Google Drive? So once na login nyo po yung inyong Gmail, may makikita po kayo dito na ano po ba to? Gridline dot or yung iba pong tinatawag dyan ay waffle. Pwede nyo pong i-click yan, tapos hanapin nyo po yung Google Drive. Or yung drive.
or pwede nyo rin pong i-type sa browser drive.google.com. So, ito po yung aking Google Drive. So, ito po ang gamit ko pong account ngayon ay G Suite account. So, makikita po natin dito sa storage, pinapakita po niya kung ilan na po yung nagagamit nyo na storage. Okay? Ito po yung sa G Suite. Ano po ba yung pag sa personal Gmail? Teka lang po ah. Pag sa personal Gmail po, ang makikita nyo po is kung ilan na po yung or kung ilan na lang yung natitira dun sa free 15 gig na binanggit ko po kanina. Wait lang po. Ayan, teka. So, ito naman pong isang account ko na to ay personal account ko po ito. Personal Gmail. Para makita nyo lang po yung difference. So, dito na dito po mapapansin nyo sa storage. Ayan po. So, makikita nyo po dito kung ilan na yung nagamit pala. Ilan na yung nagamit nyo out of 15 gig. So, once na naubos nyo na yung 15 gig, pwede kayong bumili ng additional storage or magde-delete na po kayo ng mga files. So, yun po yung kagandahan itong G Suite account. Unlimited storage po siya as long as hindi pa po nakoconsume ng buong organization yung 100 terabytes. So, ano po ba yung mga parts ng Google Drive natin? Meron po tayong yung My Drive. Dito po sa My Drive, lahat po ng mga files na ina-upload ninyo, dito niya po makikita. So, yung view po natin, may dalawa po tayong option. Currently, ito po ay naka-list view. Ayan po siya. Naka-alphabetical po ito. Pwede rin pong naka-grid view. So, nauuna po yung mga folders, then susunod po yung mga files. So, para medyo mas compact po yung dating or yung view natin, list view po. Next po, shared drives. Kung meron pong within the organization, meron kayong shared drive, pero usually po, mga files lang naman po yung sinishare. So, ito po, shared with me. So, ito po yung mga files na, dito po natin makikita yung mga files na sinishare po natin. Halimbawa po, may sinend po sa atin na link, Google Drive link. Pag kinlink po natin yon, automatic po napupunta siya dito sa shared with me. Para po, kapag gusto niyo siyang balikan, ay dito niya na po hahanapin. Hindi niya na po kailangan balikan yung, halimbawa, yung message sa inyo or kung ano pa man. And then, sa start po, ayan. So kanina po 'di ba sa Gmail meron din po tayong start function. Dito rin po sa Google Drive. Halimbawa po, meron kayong file dito sa inyong Google Drive na madalas niyong gamitin or folder na madalas niyong ino-open. Pwede niyo po 'yon ilagay sa start. Example po, ito po halimbawa yung folder na 'to. Click niyo lang po, then right click, add to start. So once na na-add nyo na siya, may makikita po kayong star icon doon. Then, doon nyo na po pwede siyang hanapin sa start. Doon nyo na siya ma-access para hindi nyo na po kailangang hanapin dito sa Google Drive. Lalo na po kung marami na kayong files na naka-upload or naka-save. Then, of course po, dito sa ating trash, lahat po ng mga deleted files natin or yung mga nire-remove po natin, dito po mapupunta. After 30 days po, permanently deleted na po siya. Or pwede nyo naman pong i-manual na i-empty yung inyong trash. So, example po natin, halimbawa, meron kayong gustong i-delete na file na ayaw nyo na. So click the file, right click, then remove. Move to trash.
ayan po, mapupunta na siya dun sa trash. Okay, so ito na po yun. Okay, so yan lang, yan po yung parang four basic, important parts ng Google Drive. Then, paano po ba mag-upload ng file sa Google Drive? So, mapapansin nyo po dito yung new button. So, click nyo po yung new. Then, ito po, mamimili kayo kung file or folder. So, halimbawa po, mag-upload lang tayo ng file. So, file upload. Then, pipili na po tayo ng file na gusto nyong i-upload. Halimbawa po, itong picture na to, gusto ko pong i-save sa aking Google Drive. Click nyo lang po, then open. Tapos, ayun na po siya. Masisave na po siya. Okay, so pwede nyo na po yan makita dito sa inyong Google Drive. If ever man po na hindi nyo nakikita agad, pwede nyo pong i-refresh kasi minsan po sa connection nagkakaroon ng glitch. So, ayan po. So, ito po yung in-upload ko. Pwede rin po mag-upload ng folder. So, pag yung buong folder po, folder upload, then piliin nyo lang po yung folder na gusto nyo i-upload. Then, upload. So, sinabi po niya na, ano yan, ayan. So, may notification po na 6 files daw po yung laman ng aking folder. So, pag okay naman po, ayan, upload lang po. So, magkakaroon po yan ng checkmark kapag nakompleto na. So, ayan na po siya. So, pwede nyo na pong hanapin yung in-upload nyo. Ito po yon. Okay. So, ayan po yung pag-upload ng file or folder. Then, paano naman pong mag-create ng folder within your Google Drive? So, click new. Then, ito po, new folder. So, click nyo lang po yung new folder. Then, type nyo po yung name ng inyong folder. So, for example po, 22-1. Ang pumabago lang aking. Yan, wait. So, 22-1, curriculum development, for example po. Create. So, nandun na po yung created folder natin. So, once na meron na tayong folder, pwede na po tayong, halimbawa po may mga files tayo na gusto nyong i-move doon sa folder na yon, pwede po yon. So, ganito po. Halimbawa, ito pong, pili lang po ako ng file. Ito pong file na to, gusto kong i-move under doon sa folder na kinreate ko. So, click the file, then right-click. Move to, then may lalabas po na window. So, hahanapin po natin yung folder. So, ito po yon. Then, click the folder, then click move. Ayan. So, na-move na yung file na yon dun sa folder. So, to check kung talagang na-move, balikan po natin yung folder 22-1. So, click, then open, double click to open. So, ito na po yung file na na-move natin sa ating ginawang folder. So, yan po yung ating Google Drive. So, I hope ma-maximize nyo rin po yung paggamit ng Google Drive. Lalo na po kung kayo po ay on the go, pwede nyo pong ma-access yung inyong mga files as long as meron po tayong internet connection. Ayan. So, balikan ko po yung aking slide. Okay. So, kung may questions po, pwede nyo pong type sa chat box. Ha? Okay. So, ito naman po, punta tayo sa Google Forms. Okay. So, kanina po, pinresent po ni Ma'am Gonzales yung ating Google Classroom at nabanggit po sa classwork na pwede tayong mag-attach ng
parang quiz or quiz assignment. So pwede po tayong gumawa ng quiz using Google Forms. So Google Forms is used to create online forms and surveys with multiple question types, analyze results in real time and from any device. So, ano po ba yung under Google Forms? How to create from blank form? How to adjust the settings? Preview the form? Copy and send link of the Google Forms. So, yan po yung ipapresent ko din, yung create spreadsheet responses. Ayan. So, balikan ko po yung Google Forms. So, pag meron po tayong Google Drive, dyan din po natin ma-access yung ating Google Forms. So, click nyo po yung New, then Google Forms, tapos Blank Form. So, halimbawa po, gusto nyo pong magpa-submit ng output, pwede rin nyo pong gamitin tong Google Form. Dito po nila i-attach yung kanilang mga documents or presentation or kung video type po yung inyong pinapagawang output. So, gawa lang po ako ng simpleng form, halimbawa for attachment po ng mga output. So, example po natin, halimbawa final exam in curriculum development. Tapos, halimbawa po, instruction po natin, please attach your output here. Yan. So, halimbawa po, meron kayong question or meron kayong instruction, pwede nyo pong ilagay dito. Halimbawa, create a video lesson on a certain topic in curriculum development. In curriculum development. Ayan. So since ang pinapa-attach po natin ay video lesson, so dito po sa file type or sa type ng question, ito po ang pipiliin natin, file upload. Okay. Tapos, so let respondents upload files to Drive. Continue. Kasi once po na nag create po tayo ng ganitong type ng question or ng output, file upload, magka-create po yan ng folder sa inyong Google Drive para doon nyo rin po ma-access. Okay? So, dito po, halimbawa po, maximum number of files, halimbawa, isang file lang naman po yung kailangan natin. Pwede nyo pong iset yung kung gaano kalaki lang yung file. So, pwede nyo na pong iset na pinaka-maximum is 10 gig. Then, allow specific file types. So, pwede nyo rin pong i-enable to. Then, i-check nyo po kung ano lang yung type ng file na pwede nilang i-upload. So, since video po yung pinapa-upload natin, so, check po natin tong video. So, kapag nag-upload po sila ng hindi video format, hindi po tatanggapin ni Google Form. Hindi po siya ma-attach. Ayan. So, syempre po, i-required po natin para hindi nila maklik yung submit hanggat hindi nila na-attach ang kanilang output. Okay? So, pwede po tayo mag-add ng question. Ayan. Dapat po ito pala nauna. Yan. Halimbawa po, yung student name, syempre, paano natin malalaman? Ayan, student name. Then, pwede nyo na pong ilagay dyan kung paano nila itatype yung kanilang name. Pwede nyo rin pong i-separate bawat question. So, dito po, pinag-isa ko na. So, kung ito po ang gusto nyong iuna, pwede naman po, click nyo lang po ito, then drag nyo po sa taas. Ayan. Tapos, pwede po uli kayo mag-add. Course naman. Course and major. Ayan. So, na, kung napapansin niyo po, automatic po na ina-adjust niya kung anong type. Pero halimbawa po, meron kayong particular na hawak lang na klase,
kagandahan lang din po kasi kapag kayo na po nag-set nung course and major, pare-pareho yung format para po pag sorting nyo ay mas mabilis para ma-present ko po mamaya, pakita ko po. Halimbawa po, sa course and major, pwede nyo pong piliin nung drop-down. Tapos kayo na po magta-type. Halimbawa po, ang mga course na hawak po is, halimbawa po sa masteral, MAT, MTE, and MED. So for example po, yan. Okay. So, halimbawa po, kompleto na yung inyong form. Pwede nyo pong i-preview kung ano po itsura. Click nyo lang po yung, ay, teka lang po ah. Balikan ko, naka-close pala. So dito po, sa responses tab, ayan. Okay naman siya. Settings, tingnan po natin sa settings. I-adjust nyo po dito sa, eto po. Kasi po dahil naka-G Suite po ako, automatic po kasi ine-enable po niya na dapat ang magsasubmit lang po ay may G Suite account din. Pero usually po kasi ang mga students, wala pong G Suite, kaya dinidisable ko po ito para kahit Gmail po yung gamit nilang account, makasubmit sila. Then, ito po ay i-adjust natin kasi kanina po, 10 gig. Ayan. Okay, so ano pa ba ang pwedeng adjust dito? Ito pong presentation. Show link to submit another response. Pwede nyo po i-disable yan para once na nag-submit na sila, hindi na po sila makakapag-submit pa ulit. Okay, parang once lang po. Tapos dito po sa confirmation message, kung gusto nyo pong i-personalize yan, kasi ang default po niya is your response has been recorded. Once na naklik na po yung submit, yun po yung mababasa ng student. Pwede nyo pong i-edit na please wait for update. Ano po? Please wait for update from your professor. Tapos save. Pwede nyo pong i-shuffle yung question. Usually po ito ginagamit lalo na po kung yung mga multiple choice type of question. Ito pong show progress bar. Hindi ko naman po ito masyadong ginagamit pero pwede nyo rin po yan i-enable. Ano pa ba? Ito pong result summary. Maganda po itong i-enable kapag mga survey questions po. Okay. So since sabi po dito, cannot disable when there are file upload questions. So si Google Form na rin po ang mag-a-adjust para dun sa mga settings na restricted. Okay, so make questions required by default. So talagang i-require niya po yung student na sagutan yung bawat question bago niya ma-submit. Okay. So, halimbawa po, okay na tayo dito. So, next, pwede nyo pong i-preview kung ano po itsura nung ginawa nyong form. Ayan po siya. So, ito po yung makikita ng inyong student. Okay. So, i-fill upan po niya yung name. Siya na po pipili dito ng section. Then, mag-a-attach po siya ng kanyang output. Okay, so as a teacher po, pwede nyo pong makikita nyo po yung responses nila dito po sa responses tab. Or pwede nyo pong i-create yung pinaka spreadsheet. So mapapansin nyo po yung icon na yun, yung Google Sheets. Teka lang po, lalakihan natin. Ayan, yung Google Sheets icon. So pag kinlik po natin yan, tatabihin niya na mag-create ng spreadsheet for that particular Google form. Kailan po, i-close ko muna ulit. Balik po ako dito. So kung mapapansin niyo po dito, yung untitled form,
Ang pag-click ko po, ginawa na rin po niyang file name yung nilagay niyong title. So, yun po yung nagiging default niya. Pero kung gusto niyo po yan i-customize or palitan ng file name, pwede naman po. Ayan. I-delete niyo lang din, i-type niyo po yung gusto niyo file name. Pero usually po, ako, kung ano na rin po yung title ng exam, yun na rin po yung ginagawa kong file name. So, balikan ko po uli yung kanina sa responses. So, pwede po tayo mag-create ng spreadsheet. Okay? So, pag nag-create po tayo ng spreadsheet, lahat po ng responses na papasok po dito sa ating Google Form ay magkakaroon po ng spreadsheet. So, makikita po natin yung time kung kailan nila sinubmit yung Google Form, sino-sino po yung nagpasa, anong course po. And dito po ninyo maa-access yung Google Drive link ng sinubmit nilang video. Kasi yun po yung ating pa-output kanina. So, mag-present lang po ako ng ready-made na Google Form. Ito po yung ginamit ko last semester sa aking mga students about ano naman po ito, students info nila. Pero this time po ang pina-attach ko po kasi sa kanila dito ay kanilang mga picture. Okay? So ito po yung naging Google Sheet ng responses nila doon sa ginawa kong form. Ayan po. So nabanggit ko po kanina na yung sa section po, ako na po nagsiset up noon para po sa sorting ay mas madali. Kasi po pag sila po ang nag-type ng section nila, minsan po iba-iba sila ng format. So ito po, mas madali po mag-sort kapag tayo na po yung magsiset ng section. So ayan, masusort nyo na po dyan. Then ito po yung binanggit ko kanina na Google Drive link. So, pag kinlink po natin, makikita na po natin yung in-attach nilang output. So, example po ito. Ito po yung picture na in-attach ng aking student. So, yan po yung advantage ng paggamit po ng Google Forms sa inyo pong mga submission po, halimbawa ng inyong mga outputs. So next, paano po ba natin i-send yung link ng ating Google Form? So click lang po natin yung send. Then, ito po yung link na icon. Tapos, pwede nyo po yan i-shorten kasi ito po yung pinaka-original link. Pero pwede pong may shortcut version. Ayan. So i-copy lang po ito. Copy. Then, pwede nyo na po yan i-paste halimbawa sa inyong messenger kung meron po kayong GC at doon po nila ma-access. Or pwede rin po doon sa Google Classroom. Di ba po meron tayong Google Classroom kanina sa classwork tab. Ito na pong mismong link ang i-attach nyo doon sa inyong classwork tab. Ayan po. So yan po yung ating Google Forms. Okay, so balikan po natin ang ating slide. So those are the usual or common or mostly used Google apps na pwede po natin gamitin for our students, lalo na sa ating teaching.